Nakipagkwentuhan ang Filipino Science Hub sa apat na mga batang profesor sa UP, partikular na sa mga areas ng physics, chemistry, biology at mathematics. Hininga namin sila ng kanilang obserbasyon sa mga batang nasa kolehiyo na nagdaan sa K-12 curriculum. Narito ang ilan sa kanilang mga pagbabahagi. A message to our dear teachers who are currently teaching science or STEM to our youth, and your message as well to the students who will be the future scientists and innovators of this society. Yeah, for our teachers, so as educators, let us all develop deep appreciation of science so our students will start to appreciate them too. And gradually, they will see its importance and eventually love them. And in love, even there's hardship, you'll survive, learn, and become better. So ito, lagi ko, kasi po, just to add, lagi po akong tinatanong ng students ko, sir, bakit ka nag-physics? Bakit physics yung pinili mong course? Sabi ko, ayo, sa totoo lang, hirap ako sa math. I hate math nung high school ako. But since I need math to learn physics, I removed the fear. I start appreciating. I start applying. I start seeing the importance of math in physics. At kahit hirap na hirap ako, na-start ko na siyang mahalin. At nag-survive naman siya. Until now, nasa physics pa rin ako ng field. So I think, for our teachers, let's personally develop our appreciation so that it will extend gradually to our students, that they will eventually see the importance and love science in general. So, and makikita natin, they will survive, learn, and become better. Sabi ko nga po, personal, lahat ito ay personal. Since no high school po ako, may nagsabi po sa akin, Dustin, mahirap lang applied physics. Eh, kilala niya ako as a student na hindi talaga magaling sa science and math. Pero sabi, since I love physics, I will prove that I can survive, I can learn physics and become better. And now, I'm a physics educator. So, yun po, for our teachers. Kaya natin solusyonan ng mga pagsubok sa K-12 challenges natin. So, thank you po. And to our students, yan, ito, lumang-lumang quotes na favorite ko rin po palagi. So this is a quote from the first woman who win a Nobel Prize, from the first person and the only woman to win Nobel Prize twice, and the only person to win the Nobel Prize in two different scientific fields. So for our students, let me quote Madame Marie Curie, who won Nobel Prize in Physics in 1903 and in Chemistry in 1911. So nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. So I think fear kasi yun naghihinder mostly to our students. Naku, hindi ako STEM graduate, ang hirap ng engineering, ang hirap ng chem course ko or physics course. Hindi ko kakayanin to. Naku, wala akong ganung technology, wala akong internet sa bahay, or wala akong masyadong resources. Baka hindi ako makapag-survive, baka hindi ako matuto, baka hindi ako mag-excel. But let's remove this fear. And sabi nga ni Madam Curie, for us to fear less, things should be understood. So mag-aral lang tayong mabuti, kahit ano kayong hindrances, kayang lampasan. So to our students, fear less by learning. So yun po. So for teachers, po ay reminder, hindi lang sa inyo, but pati sa akin, dahil may sinusunod tayong curriculum na dapat yung matapos, sana yung main goal natin hindi yung basta matapos lang yung bawat topics natin, but ang main goal natin ay yung mga estudyante talaga natin na ma-learn nila yung mga topic na ito, hindi yung basta matapos lang. So yun yung isa. Remember that our job is to cure students' ignorance, no? Hindi yung pagtawanan. Naging rebuke sa akin to one time kasi group kami ng faculty, nag-uusap kami, ba't ganito itong mga sagot ng students sa amin sa ganitong part? Basta nagtatawaan ng comments, bigla may isang dumating na mas senior na faculty, and yan yung sinabi niya, no? Yung sinabi ni William Santiago. So nag-strike siya sa akin, ako nga, no? Para saan ba tayong mga teachers? So dapat ba pagtawanan kung may mga less competent na estudyante? So na-remind ako, parang trabaho ko yata yun, no? Na ma-improve siya kung hindi niya alam ito. So again, merong dalawang ways kung paano natin maapektuhan yung mga estudyante natin. Either we encourage them
or discourage them. No? So sana nandun tayo sa side na nakaka-encourage tayo sa students natin. So ko i-share yung sinabi nung professor ko before. Kaya niya, mag-ingat ka sa pagpili ng advisor mo. Kasi ang advisor mo will make you or break you. Kasi malaking factor talaga yung advisor. And then, na-realize ko, parang sa senior high school, wala silang ganung choice. No? I mean, ang teacher nila sa grade 11, teacher nila sa grade 12, hindi nila napipili as sino bang school, sino ba trip ko. So with that, job natin na ma-make sure na ma-make sila and hindi sila ma-break. So may experience po ako nung high school. Hindi ko sasabihin ko anong year kasi baka matrack at baka nakikinig siya. Since elementary kasi sobrang love ko na yung math. So nag-excel ako sa math. Pero meron tong specific years high school na pinag-initan niya ako dahil sa English ko. Hindi sa math yun, sa English ko or sa mannerism ko. So basta for half year, parang napapahiya ako lagi sa class. To the point na, sige, ayoko na. So yung buong half year pa na natitira, hindi lang talaga ako nakinig sa class niya. So every time papasok siya, automatic, magpapanggap ako ng tulog. So with that, sobrang bumaba yung performance ko, naapektuhan niya pati yung next kong year, naapektuhan niya pati sa first part ng college ko kasi hindi na ako nag-excel after nun eh. Parang naging average. Dahil nga, ayoko na, nag-close na rin ako. So isang malaking discouragement. So sa atin, please make sure na i-encourage natin mga students natin, especially yung mga low-performing, yung mga hindi confident sa sarili, encourage natin. And for the students, please huwag tayong makontento sa kung ano lang yung tinuturo sa atin. Kasi lalo na sa math, no? Elementary math, okay, naintindihan natin lahat dyan. High school math, dyan na yung nagsimula na magiging alien language na siya for some or for many. Parang hindi na maintindihan, para saan to, and so on and so forth. So have a passion for learning, explore. Be curious, don't stop asking why. So tanungin natin, sir, para sa itong theorem, ano talaga sinasabi nitong addition property of equality? Kasi napansin ko sa mga students, pag pinareset mo yung theorem, kabisado nila yung form, kabisado nila yung bawat symbols, bawat equation, kabisado. Tanungin mo para saan, paano ginagamit? Hindi. So for students, please, tanungin nyo, sarili nyo or teacher nyo, bakit po ganito, ba't ganyan, ano yung essence na itong topic na ito, ano yung essence na itong theorem na ito. Remember, your attitude in life or learning, not your aptitude, will determine your altitude. Sabi ni Sig Ziglar. So yun, medyo natagalan ako bago ma-appreciate ang learning for, sabi ko nga sa mga friends ko, simula kinder, ginagapang ko ng pag-aaral. Siyempre, required hanggang college. Tapos dahil sa work ko, required ang MS. So sabi ko sa mga colleagues, talaga napipilitan na ako sobra eh. Ginagapan ko na lang talaga eh. Kailangan lang. Pero neto magta-30 na ako, na-realize ko, parang ang saya pala mag-learn. Yun nga lang, hindi sa math, hindi sa topic yung nagustuhan ko. Pero dahil sa isang specific topic, nagsaliksik, paano ito kumangyari, anong gagawin, tapos iba't ibang related fields. And na-realize ko na sobrang beneficial sa atin na mag-learn, sobrang joyful ang mag-learn. You just have to find that something that will really motivate you to learn and learn and learn and learn. So, yun lang. Tama po si Sir Dustin kanina, malaking factor po talaga ang teacher sa pag-motivate ng bata dun sa field na pupunin nila sa college. Actually ako, kaya ako nag-chem dahil sa high school teacher ko nung fourth year sa chemistry. Ayun po. Ang message ko po sa mga teachers, well, this is not just a message, suggestions din po ito. First is to follow the standards and competencies set by DepEd. So pilitin po natin na matapos yung mga topics na kailangan nating i-discuss. When it comes to spiral progression, medyo marami akong negative feedback na naririnig when it comes to spiral progression. Kasi for every year level, iba-ibang science topics daw eh. So, nandun na yung biology, chemistry, physics, parang lahok-lahok. Ayun. So, ang problem is yung students don't know how to integrate the topics. So, ang purpose po kasi nun is for the students to
somehow learn how to integrate those. Pero sana as teacher, we need to initiate that. Ayun, kung paano natin pag tawag doon, kung paano natin pag i-interrelate yung mga topics with each other. Ayun po. And then may mga schools dito sa Laguna na ang ginagawa nila is that iba ang teacher ng biology, iba ang teacher ng chemistry, iba ang teacher ng physics for a certain year level. Ayun. So nakakatulong din po 'yon kasi when it comes to mastery, kasi tayo naman 'di ba, hindi naman po tayo jack of all trades as teacher. So 'yun po. Pwedeng gawin 'yon. Pero ang ginagawa po kasi ng ibang schools ay halimbawa biology major yung teacher, tapos tuturo ka ng year level na 'yon. Mahirap kasi lahat ng branches of science kailangan mong i-master. Ayun. So siguro ang pwedeng makatulong doon ay yung mga seminars and conventions. Attend po tayo ng seminars and conventions. Kung may mga universities po na malapit na nagkakandak ng seminars and conventions, attend po tayo. Ayun. And then don't cease to innovate and improvise laboratory exercises. Ayun, sa chemistry po kasi kailangan talaga ng hands-on exercises. Ayun. So kung hindi kaya ng budget or kung hindi kaya ng resources ng school, we can always improvise. Ayun po. Marami pong mga exercises sa internet na pwede nating i-improvise yung mga materials so that yung students ay ng hands-on exercises, maka-experience ng hands-on exercises. And then pangalawa, let us love our students. Ayun, let us consider their mental state. Ayun. Sa high school kasi medyo mahirap sa high school kasi ang tawag natin guidance counselor. So meron tayong prejudice na pag pumunta ka sa guidance counselor, meron kang disciplinary case, parang ganon. Which is hindi po. Dapat magbago yung ating terminology na ginagamit sa guidance counselor. Kasi ang guidance counselor po, nakakatulong din po sila para ayun nga, matulungan yung mga bata sa kanilang mental health. Ayun po. Yung pagbibigay po ng masyadong maraming activities, yun po, alam naman po natin as teachers na meron lang tayong certain objectives na kailangang i-attain. Ayun. And there are activities that are used to attain those objectives. Ayun. So wag po masyadong madami. Kasi ang nangyayari po, nasi-stress out yung mga bata na nade-depress. Ayun. Actually, sa pa-exam ko po kasi sa Chem 18, ang nangyayari is, kapag nagko-construct po ako ng exam, meron laging breathing space. Naglalagay ako ng breathing space. And then, you can write anything here. Parang ganun yung instruction. Wala pong bonus points ito ha. Pero meron lang siyang blank lines. May blank lines lang. And to my surprise, after nilang matapos yung exam, marami pa ring nagsusulat doon ng kung ano-ano. Sinusulat nila yung kanilang anxieties, sinusulat nila yung kanilang problema before taking the exam. And some are yun nga, alarming kasi medyo may mga pati yung kanilang depressions ay nare-reflect doon. So yun. So actually I have those, kung meron lang sanang marunong mag-process ng data na yun. Yun nga. Maganda yun kasi makikita natin kung ano talaga yung kinakaharap ng mga students natin. Ayun. So kung ina-approach kayo ng mga students ninyo, kung may problema sila, kausapin nyo. Ayun, kahit hindi yun related sa subjects na tinuturo nyo. Ayun po. And then next, make students appreciate chemistry and think of an amazing motivation. Ayun, kapag tayo po ay nagle-lesson plan, dapat
yung motivation natin ay talagang you start it with a bang. Ayun, kasi hindi nila marerealize yung importance ng chemistry or hindi nila ma-appreciate yung chemistry. They will find it boring kapag wala kayong motivational activity na amazing. And then last, when you construct assessment activities, kasi napansin ko to sa mga students namin, the way they review the topics, parang they expect for an exam na recall lang ng topics ang hinahanap. Parang recall type questions lang ang exam. Yun yung inaakala nila. Pero yung exams po kasi sa college, medyo higher order na dun sa Bloom's taxonomy. Medyo higher order na. So sanayin din po natin yung students natin. Ayun, sanayin din po natin yung mga students natin na magsagot ng mga ganong tanong dun sa may evaluation part, dun sa may applications part. Ayun. Kasi isa yan sa mga pwedeng makatulong sa kanila. Ayun po. And yun nga, sa ating mga teachers, kailangan din nating mag-ingat. Kasi pwede na yung sinasabi natin sa klase ay nade-demotivate pala sila. Akala natin okay lang, pero nade-demotivate pala yung students natin, hindi natin alam. Ayun. So sana be careful din tayo sa mga sinasabi natin. Kasi ayun nga, we need to encourage them to learn, especially sa STEM. Ayun. And then to our students, enjoy learning and then never cease learning. Kaya ninyo yan. And then yun nga, chemistry is everywhere. Don't find it difficult. Just appreciate and everything will become easy. Madadalian kayo kapag ina-appreciate niyo yung mga bagay-bagay. Hindi lang sa chemistry kundi sa lahat ng fields ng sciences. Ayun po. So yun lang po yung mga message ko. Maraming salamat po. A message, last note po for our teachers here. Sana din po as science teachers, educators, can we motivate our students to love reading, writing, and connecting the dots? Kasi feeling ko po basic yan eh. Reading, writing, connecting the dots, making a story out of those things na nakita nila. Pag may results, paano mo siya gagawa ng kwento na naakma pa rin doon sa pinaka-research problem mo? So that's one highlight po na gusto kong i-remind sa ating mga educators. And then message po talaga, I would like to thank you all for your hard work. We are living in a very difficult time, in a difficult situation in the country, but you still chose to stay here in the Philippines, and that's priceless, no? You could have more a greener pasture outside, but you chose to stay here, and we couldn't thank you enough, no, for that service. Please make our students love science even more. And when we love science, when we love something, we value them in the process. Science with our current setting has become more and more relevant, no? Lalo na po ngayon with this situation, with this current pandemic. And we can only make them love science, our students, no? If we show them that we love it equally. So it has to show, it has to emanate na talagang gusto rin po natin yung ginagawa natin at mahal po natin yung tinuturo natin just as much as we want to show to our students na ganun din po yung gusto natin makuha nila in the process. So to our students naman po, yan, para lang medyo mabilis tayo. As a university official din po under the Student Affairs, we are believing in your potential as the hope of the country. Our life's work as scientists, as professors, is nothing if no one will continue it. Our lives are finite. Somebody has to continue those works. And we believe that our students, we need to mentor these students because science, along with the humanities and the arts, it will make our country progress. And we need to have more evidence-based, no, solutions for our country. So may you always be reminded that our learning for science is not just for us, but it's for a bigger cause. It's for our country and for our people. Yun lang po.
This video is brought to you by the Filipino Science Hub. For more of our webinar videos, please subscribe to our YouTube channel. And for more updates from the Filipino Science Hub, please follow our social media accounts.